kakaibang kwento ng mga Pinoy. Kanto Pinoy. Isa si Mama Rene Salud sa tinitingalang fashion expert sa panahon ngayon. Pero ang kanyang pinagdaanan, di biro, mahirap daw maging isang bakla. Sa probinsya ako, lalo pat mahirap kami. Tapos bading pa nga. So, kahit ngayon mga kamag-anak namin, eh parang dinideny. Hindi kinikilala. Ang payo ni Mama Rene. Tao dito sa mundo ay pantay-pantay. Nilalag tayo ng Diyos na kanya-kanyang talento, kanya-kanyang uri, kanya-kanyang pagkatao at sinubog tayo according to the will of the Lord. Hindi kayo namin aapihin, huwag din nyo kaming apihin dahil ang mundo ay bilog. Kasama ang aming mga kasabwat na si Rena, ang pakay namin, Noy, maghanap ng trabaho. Sa guard pa lang, mukhang mahihirapan na ang ating kasabwat. Mukhang mahigpit si Manong. Lahat ba yung nag-a-apply, tinatawag? Kasi kuya, mag-a-apply kami, mag-a-apply akong trabaho. Ipapa muna namin bago kayo makikita. Dito naman sa isang panaderya. Pero hindi po, pwede po mag-apply? Sino pong pwedeng... Ano po, sa Ortigas po kami. Sa Ortigas. Ito namang dalawang lalaki. Ay, babae po pala sila. Mag-a-apply din. Sige nga, Noy. Tingnan natin. Mag-a-apply po kami, no? Any available position po dito sa kanina sa Noy. Your resume? Kahit po, taga-shampoo or taga-massage, manicure, pedicure. May mga experience din, no? May experience na kayo sa salon. Opo, meron ako. Sinabi nila na kung pwedeng mag-apply. So sabi ko, oo naman, kasi as long as naman marunong sila ng gawaing salon. Importante yung attitude more than skills. Second sa akin ang skills. Kasi yung skills na di-develop mo yan. Ngayon kasi ang dami rin lumalabas na tomboy na stylish din talaga. Kung nakapuntos na ang ating mga kaibigang tibo, ang mga kasabwat nating bading, mukhang minamalas pa din. Nalaman ko po na hiring po kayo dito, kaya magpapas po ako ng resume. Actually, ma'am, sa kompo dapat eh. Transfer ko na lang po sa apat na establishmento at kumpanyang pinuntahan nila, kung hindi man sila pinansin at inasikaso, ay talagang harapang sinabi na sila'y hindi pwede dito. Pinilit namin kunin ang pahayag ng mga establishmento, ngunit tumanggi naman silang magbigay ng kanilang pahayag. Mini, Mini, may ni mo. Bartend. At eto pa, maging sa mga ginitan, mukhang sila'y maging ginitan. Bakit? Exclusive party ba? Ah, okay. Bakit? Pagbalik ng bouncer, tuluyan na silang di nakapasok. Exclusive party daw kasi. Exclusive party ko pala ngayon. Exclusive party na. Anong exclusive party? Wala naman nakalagay. Wala naman po nakalagay yan. Ha? Baka namin kasi gay kami, kaya hindi kami pwede pumasok. Hindi naman po. Yun lang po siya. Asensya na po. Para malaman namin kung totoong exclusive party nga, sinubukan naming papasukin ang isa pa naming kasabwat. Lahat sila ay walang kahirap-hirap. Pinatuloy agad ng bouncer. Sabi kasi sa kanila, may exclusive party daw na nangyayari sa task kaya hindi pinapasok. So yun, nung next batch na pumasok kami, yun, pinapasok naman kami. Sabi nila exclusive, no? Pero pagpasok ka namin sa loob, hindi naman exclusive, tsaka walang tao. Nakaka-hurt in a way, diba? Since parang wala namang masama sa outfit namin. I felt na gumagawa ng excuse yung bouncer because they told us na exclusive daw. Porket gay ka or homosexual ka, hindi ka papapasukin. Isa pang ginitan ng aming pinuntahan. Sa pagkakataong ito, pakikita natin kung mapanuri at mapanghusga nga ba talaga tayong mga Pinoy pagdating sa mga homosexual relationships. Ang sweet! Walang pakialam sa mundo, parang walang tao sa paligid. Acting na acting ang ating mga kasabwat. Eto, Noy, tingnan niyo po ang mga tao. Si Ate, si Kuya, at si Manong, lahat sila napapatigil, napapalingon. Alam mo, sa generation ngayon, di ba, modern na. Kaya okay lang yun. Kasi hindi
pareho silang babae, pareho lalaki pa dapat. Nanon ng Diyos na babae at lalaki. In Philippine society, ang mga sumasagot na disapprove, umaabot ng mga 90, 90, 95% all the time. So in terms of attitude, matindi ang pagdi-disapprove ng Pilipino sa ganong klase ng relasyon. Even though you see them on TV, even though you see them in the media. It just proves that hindi pa rin ganun talaga ka-open-minded ang mga Filipino, ang mga Pinoy, hindi pa rin talaga ganun kalawak yung pag-iisip nila to accept same-sex relationships. And may discrimination pa rin. Hurt din, pero dinededma ko na lang yun kasi hindi ko naman na sila pakikalaman kasi ganito talaga ako. Kung ano talaga ako, sana tanggapin ko nila.